Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito na po paboring kapampangan. Ayan, second day ko na ngayon. Papasok na ako sa trabaho. Ang aking bagong trabaho. Baaga kaming nagigising. Alas 4 pa lang gising na ako. Hindi na, madilim-dilim pa ang kapaligiran. Nanintay ko lang yung mga kasama ko nandun sa loob at maghihintay tayo dito sa labas. Tinan nyo ang kapaligiran, guys. Oh. Napaka-dilim pa. At doon na tayo maghihintay sa kabilang linya ng daan. Ayun yung mga kasama ko. So tawid tayo doon sa kabila. Ayan. Ito yung lugar ko dito, guys. Tingnan yung kapaligiran, madilim-dilim pa. So doon tayo maghihintay yung mga kasama ko. Dito sila pipick upin ng service namin. Ayan yung mga kasama ko. Ayan sila lahat. May dadaan na ano dito. Bus na maliit. Ayan sama-sama kami. Ayan yung mga kasamahan namin, mga laborer. Iba yung mga hinahawakan ko, pito lang. So, iba-iba kaming site. Iba-iba kaming lugar. Yung doon naman banda ron, iba rin ang pupuntahan nun. Kasi malawak ang parte ng Riyadh. Kaya ako, iba rin ang destinasyon ko. At kay ganitong oras, ayan, 5:30, naghihintay na kami dito sa daan na ito. Tapos, makakarating kami doon. Mga biyahe doon is 30 minutes kapag okay ang traffic. Kapag matraffic naman, 45 minutes. Ayan. Ayan yung mga kasakasama namin dito. Ayan sila. So maghihintay kami dito. So guys, waiting muna tayo dito at pagdating ng service ko at pagpunta natin doon, umpisa na natin uli yung trabaho natin. Siyempre seryoso muna tayo kasi bago-bago lang tayo at sana maging okay ang trabaho ko at walang masyadong problema. Good luck sa akin. Sana maging okay ang trabaho ko at yung mga kasama natin ay sumunod sa akin at walang problema. Ayan sila. So, ayan na. So, ayan, naghihintay kami ng service namin. Ayan yung mga kasama ko naka-standby dito. Ayun, iba naman din yung bus na yun. Iba mong site din ang pupuntahan yun. Ito yung Hilux. Nakala-Michael yun. Ayun, iba na naman yung service na yun. Diyan kami nakatambay lahat pagpasok namin. So doon manggagaling yung sasakyan. Ayan. Parating pa yung iba. At ito, ayan, parating na naman yung isang bus. Diyan sila sasakay. Ayan yung sasakyan namin. TP3 yan, hindi yan. Hindi yan. Ayan. Ganyan yung routine namin everyday, guys. Marami kami iba-ibang site yung pinupuntahan namin dito. Gaya nun, yung naunang ano na yun, sasakyan at itong bus. Iba rin yung pupuntahan yan. So, waiting pa ako ng service ko dito, guys. Yan, mauuna yung mga kasama ko. Ito, Filipino dun, si Mr. Kenji.
Good morning, Mr. Kenji. Namaste. Kumusta ka dyan? Okay lang ang trabaho mo? Okay lang, okay lang. Shoutout sa pamilya mo dyan. Shoutout talaga pamilya ko na... Kumustahin mo yung misis mo? Oh, kamusta sa misis ko na matli-matli nag-re-receive ng pera? Akala nyo maganda ang trabaho dito? Malamig. Yan, maagang, ito pa yung isang bus, guys. So, tatlong sasakyan na yun. Naubos na kami dito. Iba-iba rin yung destination namin eh. Okay naman ang pamamalakad ng kumpanya namin, guys. Kaya nga tumagal ako, diba? 12 years na ako dito. So, ang problema lang, kapag, yun nga, sinasabi ko sa inyo, yung travel-travel din yung malayo. Yun ang nakakapagod. Pero sa trabaho naman, wala akong masabi. At sa mga benefits, ayan. Kaya itong kumpanya na ito ay napakaganda rin. Kaya nagpapasalamat din ako dito sa kumpanya namin. At ito tumagal ako. At kahit napapaano, ay meron na rin na invest, nakaipon. So, ang problema na lang ngayon, kasi nga, di ba nagkaroon ng pandemya, at yun nga, hindi makapagbakasyon. 4 years na rin ako dito sa Saudi at hopefully na maging okay na ang sitwasyon at makapagbakasyon na rin. At siguro matatagalan pa yung talaga ano natin, mag-exit natin, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Ang hirap, walang trabaho sa Pilipinas, kaya ito, ti-interviewin natin si Mr. Kenji. Kenji, bakit hindi ka pa nagbabakasyon? Malakas pang katawan eh. Mag-umina na ano magbakasyon. May plano ka pa bang magbakasyon? Wala na, dito na yung exit. Ano ba masasabi mo sa mga kababayan natin ba, dyan sa mga ano? Isang ano naman dyan eh, payo sa kanila, baka ma-relate sila. Good health. Tapos, pamilya. Para sa pamilya. Yun na naman, importante dyan. Malakas ng katawan mo, good na. Diba, napaka-importante yung malakas ang katawan mo, diba? Iyan ang palaban natin sa ano eh. Kasi kung mahina ang katawan mo, paano tayo makakapagtrabaho, diba? Uwi ka talaga. Uwi ka talaga. So, be careful to your health. Eat well and eat nutritious para malakas ang katawan natin. Saan yung kasama mo? Nandun, naghihintay ka rin. So ayan guys, mamaya tuloy natin ulit. Hinihintay ko pa rin yung service natin. Sige, ingat. Ayan naman yung service ng isa. Yan yung mga gardener. Rubbing yung mga yan kung saan din nakakapuntang lugar. So ito, kasama ko Bufia. Maghihintay kami dito. Dalawa na lang kaming natitira. Yung mga kasama ko dito na marami, nagsialisan na. Para akong estudyante, oh. Babag pa. Nagbabawang kasi ako kasi lalo na doon sa Bufia. Mahal din ang mga pagkain doon. Makalibre ka man lang ng kahit na 5 real, di ba? At least sa isang buwan, pagkano na yan, 150 real. Maka-discount ka rin. So, bibili-bili din ako ng pagkain kung pinapalaman ko na lang. Tapos, tubig. Yan lang. Tapos uwi kami is 3:30 ng hapon. Darating kami dito mga 4:30. Normally, yung pasok namin is, ayan nga, alas 5:30. Makakarating kami doon mga alas 6:30. Tapos, yun, pahinga konti. Trabaho na. And then, after that, uwi kami ng hapon. Mga, yun nga, 3:30. Peace na ba yan? Pasok na tayo. Good morning! Ayan, pass. Ayan, madilim-dilim pa. Ayan yung mga kasamahan ko. Assalamualaikum! Good morning to all of you. Ayan, madilim eh. So ayan, paalis na tayo niyan. Anong oras na? Exactly 6:35.
guys, dire-diretso pa rin tayo sa pagbiyahe. 25 minutos ang papunta doon sa site namin kapag walang masyadong traffic. Minsan umabot kami ng 4 to 5 minutes, pinakamatagal na yun. So biyahe-biyahe muna tayo ngayon. Pakita ko lang yung dinadaanan namin everyday. Napakalayo. Kaya ang pagkising namin dito, yun nga, alas 4 gising ka na, prepared ka na ng pagkain mo, maligo, kumain, mag-almusal, then 5:30 lalarga ka na. Ganyan yung buhay-buhay dito ng mga katulad namin, ng mga OFW, agang mga nagigising. Kailangan responsable ka sa trabaho mo, alisto ka. At siyempre, sa kalusugan na rin, kumain tayo ng maayos, matulog, para yung kalusugan natin ay maayos din. At hindi tayo magkasakit, kasi health is wealth, di ka nga. Diba? So ito, sa tagal-tagal ko na rin dito sa Saudi, nasanay na rin ako sa pamumuhay na ganito. Mag 11 years na ako dito sa Saudi, since 2011 up to 2022. So laban pa rin para sa pangarap. Ayan. So mamaya pagdating natin sa bahay, update ko na lang kayo. Enjoy watching sa inyo at sana nasisihan kayo at meron kayong natututunan din sa pina-vlogs natin, kung ano rin, kung ano yung buhay-buhay dito at mga diskarte at ang mga pamumuhay na kailangan ninyong malaman kapag nandito kayo sa abroad. Sipag, tiyaga, peace, determinasyon, yun ang kailangan natin dito. At siyempre, pangarap na rin. Sige guys, ayan, itutuloy lang natin. God bless po, enjoy watching. Guys, nandito na tayo at dating ko dito at mag-umpisa na tayo sa work, starting second day na ngayon. Bro,